A samurai warrior cannot fight without his katana, but a true treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. Welcome back to our channel, mga katiets, brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiets in abroad. Kumusta kayong lahat? Sana mabuti ang kalagayan, mabuhay kayong lahat, guys. At ako'y mag-anyaya muli sa inyo sa aking new channel na The Good News Daily, para yan sa food for our souls. Kaya bisitahin nyo, guys, ang channel ko na The Good News Daily TV. Maraming salamat. At ngayon ako'y mag-shoutout muna bago tayo magpatuloy. At ako'y mag-shoutout kina Masayon Marlon, Tats Sabate, Jumari Abelia, Raul Trangia, at kina Coldef Kulungon, Rinante Diaz, Miguel Pablo, Stephen Catilo, Malvin Masida. Kumusta kayong lahat, mga katiets? Also, shout out kay Maria Deta Bukidnon Tiets, Romel Hisulgun, C. Sinins, Arnold Wapen. Shout out din kina Emerald Batang, Franklin Asierto, Raul Riquillo. Salamat, guys, sa inyong palaging panonood sa ating mga bagong upload na video. Shoutout kay Maribel Quirog, Lito Tiburada, James Halorens, at kay Pedro Ardi TV, Dinsbelt, Abdul Musi Halaydi, of course to Dardski Umali, Angela Ramos, and shoutout din kay Asnaira Aquino, Jurwel Digilmo, Gregi Sibilijo, Sibel Yeho, Nelma Lovireta, Marlon Chiu, at kay Mount Shinai. Okay, tayo magpatuloy na ngayon, guys, sa ating treasure marker analysis. Alright, mga katiets, sit back and relax. At meron tayong isa na namang legit marker for Yamashita buried treasures. Ito ang napaka-famous na triangle na kung saan ay equilateral, pariho ang haba ng kanyang mga sides. Ngunit merong kakaiba sa kanya, kasi instead na bilog ang nasa gitna ay triangle. Ngayon, alam naman natin na kung bilog, ang kahulugan ng bilog ay yan ang treasure or item. Ngayon, bakit triangle? Okay, ayon sa mga nakakuha ng treasure sa ganyang sign, ang ibig kahulugan o ang ibig sabihin ng maliit na triangle sa loob ng malaking triangle, ang kahulugan ay kung maghukay ka, halimbawa ito ang hukay, pa-square lang, sa 2 meters na lalim ng paghukay, or 1 meter lang sa hukay doon sa 1 meter or 2 meters, ay may makita kang bato na pinorma rin nila na triangle, at yun ang mga bato ay hindi malaki. Ang laking ng bato na yan ay pwedeng 1 foot by 1 foot ang side. Ang laki or mas maliit pa sa 1 foot by 1 foot, at kinorte din yan na triangle. Meaning to say, ang maliit na triangle na bato na kung matagpuan nyo yan, guys, yan na ang sinasabi na pinaka HTM or sa baba niya mismo. Sa baba niya lang mismo, mga half meter lang or 1 meter, ay nandito na ang item pag natagpuan nyo itong triangle na bato na kung saan ito yan. Okay, kaya ang triangle, hindi na ibig sabihin na triangle ang hukay, kundi ang hukay natin ay pabilog or square pa rin. Kasi ang kahulugan ng triangle, according sa mga treasure code books, ang triangle ay ibig sabihin ay
in between rocks, sabihin natin guys, bato ito, or old trees or big trees, sa kalagitnaan ng dalawa ay matagpuan ang ibinao na item. Or pwede rin parehong bato lang, may bato dito sa unahan at may bato rin sa unahan sa distansya na kung saan yan ang mga typical distance, like 7 meters, 10 meters, 15 meters ang agwat ng mga bato na ito or distansya. So ang ibig sabihin, sa gitna ng dalawang bato. Kaya kung mayroong dalawang bato diyan na itong magkaharap na ang distansya ay 7 to 10 meters or 15, sukatin nyo ang gitna tulad nito. Example, ito'y bato at ito rin ay bato na nasa 10 meters ang pagitan. So meaning to say ay kukuha lang tayo ng 5 meters sa gitna at dito tayo magkukay. Yan ang equilateral, ang ibig sabihin, bakit equilateral triangle? Kasi pareho ang haba ng distansya ng gitna ang kinukuha. Meaning to say, pareho ang haba ng itong linya dito at linya sa kabilang bato. Example dito ay 10 meters. So, 5 meters dito at 5 meters din sa kabila. So, sa gitna niyan, yan na ang nakabaon na item na kung saan sinasabi niya na sa hukay, bago matagpuan ang item, ay meron kayong makitang bato or HTM na maliit lamang, hindi rin kasing liit ng ating kamay, ngunit parang nasa 1 foot by 1 foot lang. Isang ruler lang ang laki niyan. At sa baba niyan mismo, half meter to 1 meter, ay matagpuan niyo na ang treasure box or item na hinahanap. Okay guys, so puntahan natin ang ibang picture nito. Ito ay situated along the creek. So kung along the creek guys, alam nyo na kapag may creek, karamihan ng item ay binaon sa creek tsaka foothills. Example, ito ang side view ng bundok at ito yung lupa. Sa unahan yan, dito ay may creek yan. At ang kanilang mga binaon na treasure, it's either mayroong malaking bato sa malapit sa creek, ng ibang marker ay nandito sa slope ng mountain. Ganyan ang kanilang mga disenyo. At ang pinakamalaking item ay matagpuan sa tuktok ng bundok. Ang nandyan sa creek, yan ay mga giveaway lang guys, pero yan din ay halaga ng millions or millions. Bakit nilagyan ng treasure ang creek? Kasi pag sila'y aakyat dyan, example, ito na naman ang bundok. Okay, at ang creek ay nandito. Creek ito guys. At dito nilagay nila ang item under sa bato na yan. Ngayon, meron silang mga marker dyan, mga nangka-triangle na bato. Ngayon, ang istorya, ang tanong, bakit nilagyan nila sa may baba ng bundok? Okay, ito kasi ang scenario. Alam nila sa pagbalik nila ay nasa 60 or 50 years na ago ang gera, or 70 years. Alam nila na baka mayroong mga titira sa mga bundok na ito ng mga tao. Or yung tinatawag natin na mga walang sapatos. Kung nandyan sa bundok, paano nila makuha yung item na nandito sa tuktok ng bato? Make that tuktok ng bundok na mayroong malaking kahoy na nandoon yung item. Kaya sila nag-iwan dito sa may creek para kung sakaling mangyaring ganyan ay hindi sila uuwing luhaan. Makakuha pa rin sila dito ng giveaway na isang box of gold at yung tinatawag na big deposit or
General Treasure, eh nandito lamang sa Tuktok. Katulad sa Baguio City, paano pa mahukay ang Treasure dyan sa Tuktok ng Baguio? Eh naka... Meron ng mga hotel dyan na nakatayo, mayroong mga park. Paano mo yan hukayin? Pero nang magbaon ng mga Hapon dyan, ay hindi pa yan gaano occupied ng mga ganyang mga gusali at mga buildings. Kaya ang natagpuan sa Baguio City ay yung sa likod ng hospital na treasure sa narinig ko sa istorya. Merong secret tunnel at napasok yun. At yun yata ang napasok ni Rogelio Rojas. Alright, enough for stories. Ngayon ay balikan natin ang treasure marker na ito, guys. So siya ay nandito, guys, at siya ay nakaharap dito. Ano kaya ang meron dyan? Tingnan nyo, guys, kung ano ang nasa harap niya. Kung merong kahoy dyan na sabihin natin ito yung kahoy. Kung merong kahoy dyan na malaki sa 10 to 15 meters or kahit 20 meters, pwede pa yan. Kung merong kahoy dyan na sa malayo 20 meters na nakaharap dyan sa triangle na bato, magdat sa triangle marker na nandyan sa bato, meaning to say sa kalagitnaan itong kahoy maghukay at ng bato. Kaya sukatin nyo ang distance ng batong ito tsaka itong kahoy, at sa gitna niyan maghukay. Kaya equilateral triangle, kasi sa gitna pareho ang distansya ng bawat kahoy. Hindi ibig sabihin na dito hukayin. Hindi kailangan na merong tatlong kahoy o tatlong bato na nagtriangulo para hukayin ang kalagitnaan, kundi ang distansya lang ng bato at ng kahoy, o ng kahoy o kahoy, o bato o bato. Kaya lang sa panahon ngayon, ang mga kahoy ngayon na kapanahonan ng Hapon ay namamatay na ang mga yun. Ang makikita natin ay mga ugat na lamang at saka mga latang puno or trunk na lata na. Dito, guys, ay mayroong old tree na naputol. Kaya kung ganito yung itsura ng bato, kung nakaganyan, and then dito ang triangle sa harap ko or harap natin, at dito yung creek. Hindi naman, guys, palagi sabihin, hindi naman palagi ang meaning na nandyan sa harap ang direksyon. Hindi ganyan palagi ang meaning. Ang triangle ay malupit yan na simbolo. Karamihan sa nagkakuha ng triangle ay nasa likod ng bato. Kaya, it's either sukatin nyo, guys, itong maganda ay mayroong puno. Sukatin nyo ang distansya nitong kahoy at bato na marker natin at kunin nyo ang gitna. At dyan kayo maghukay ng 2 meters. At ang palatandaan ay bato ang makita nyo na triangle sa ilalim na hindi ganong malaki, yung mabubuhat lang. Okay, ito yung unang hukay natin. At ang pangalawang hukay natin ay dito mismo sa likod ng bato. Ang hukay na pangalawa, 2 meters deep lang. At ang distansya ay 1 meter lang. Malapit lang, guys. Dito lang talaga sa likod. And then dito sa harapan, kung wala dito sa likod, ay pangatlong hukay natin ay sa harapan. Ngayon, ang distansya sa harapan ay 5 meters. Ang unang kunin natin na distance. Dito. At kung wala dito, guys, atras tayo sa 3 meters. Hindi na tayo mag 7 meters kasi creek na yun. Wala tayong mapala sa creek. Palagi yan nag water trap. Natural water trap ang creek. Kaya yung ating mga katiets na maghukay sa creek, ang advice ko ay wag na lang. Kahit kasi i-ano nyo yan, kahit i-water pump pa yan, double submersible or kung ano-anong klaseng pump, hindi mauubos ang tubig sa creek kung
ganitong panahon na palaging umuulan. Kaya 3-5 meters lang sa harap nitong triangle, guys, ang pag-decode ko dyan. Hindi na ako mag-advise na lalapit pa tayo doon sa creek. Walang mangyari tulad noong project namin noong 6 months ago. Walang nangyari kasi sa may creek, malapit kami sa creek, naghukay. At ang water table sa creek ay mababaw lang at madali yung papasok doon sa hukay nyo. Kahit ang hukay nyo ay 2 meters pa lang ay papasukin na ng tubig. Basta along the creek kayo maghukay. Ngayon, guys, natandaan nyo ba ang aking sinabi dito sa gitna? At kung wala, sa likod mismo ng bato. At kung wala, sa front 3 meters or 5 meters. Okay, so sana ay malinaw pa sa sinag ng araw, guys. Crystal clear ang aking magpaliwanag. Ako'y magpaalam na. May the fortune and may the angels and the spirit of the Lords, of our Lord, guides you in every move that you make. Maraming salamat. God bless you all. Ciao for now.